child cannot be treated in a haphazard manner. Awaken to your responsibilities. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa ating pong mga manonood ngayon. Live na live po tayo dito po sa Antipolo, mga kaibigan. Handa na po ba ang inyo pong mga papel para sa ating pong matututunan ngayong araw na ito? Kaya simulan po natin sa isa pong panalangin. Dakila po naming Ama, Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Lubos po ang aming papuri at pasasalamat sa inyo pong kadakilaan, sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong pagmamahal sa bawat isa po sa amin. Ama, nanghihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagagawang pagkukulang at pagkakasala sa salita man po at sa gawa. At dalangin po namin, Ama, na tulungan niyo po kami na makasunod sa inyo pong mga alituntunin, lalo't higit sa inyo pong utos ng walong utos ng pangkalusugan. Ito pong lahat ay aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Doc, alam mo, sa ating pong mga manonood, ano, napakaganda nitong talagang binasa natin. Talagang live na live tayo eh. Yes, isipin totoo, Doc. Isipin mo yung tilaok ng manok eh. Mm. Andyan lang sa ating paligid. Mm-mm. Alam mo, Doc, ano, speaking of yung tilaok ng manok, no, sa ating pong mga manonood, kung naririnig nyo sa background natin, di ba, Doc, meron kang tinanong noong nakaraan na talagang bakit nga ba tumitilaok ang mga manok? Doc, bakit nga ba? Aba, ito yung kailan malaman natin na talagang kapamaraanan ito ng nature, na talagang isang uri ng cycle yan, ng araw at gabi. Kaya pag tumitilaok na, ibig sabihin, missing ka. Mm. At meron kang benefit na makukuha. Alam ba na yung pagsikat ng araw, yung sa madaling araw, ang taas pala ng ano yun eh, yung oxygen, yung negative ion. Kaya yung mga tanghaling gumising late eh, late gumising, lugi sila eh. Mm-hmm. Kaya maganda talaga yung maagang tulog at maagang gising. At pag tumila akong manok, ibig sabihin yun, talagang gift ng nature yan. Amen. At saka alam mo, Doc, kaya no? Yung mga manok, di ka ba naman naawa? Mm. Tinitalaukan ka, tapos gigilitan mo yung liig. Totoo din yan. Gusto rin naman nilang mabuhay. Mm-hmm. Kaya yung mga manok, dapat ay ating igalang. At huwag nating saktan. Dahil yan ay bigay ng Panginoon. Katulad nung time nila Eva at Adan. May pinatay ba silang animals? Wala do. Wala. Kasi talagang inayos na ng Panginoon. Kumbaga sa planchado na. Tinapos na. Wala nang problema. Talaga ito na. Iyan yung pagkain ninyo. Kaya ang maganda naman, bagaman nagkamali sila o nagkasala sila, eh ginalang nila ang lahat ng mga hayop sa kanilang kapaligiran. At saka saying that, no, Doc, hindi lang manok na sa ating pong mga manonood. Kasi alam nyo, kahit anong klaseng hayop pala ay meron tinatawag na circadian rhythm. Ibig sabihin pala, Doc, talagang meron silang cycle sa katawan nila na nakaprogram na sila. Ganun sila kinreate ng Panginoon at ganun din po tayo, mga kaibigan. Kaya dapat tayo ay maaga tayong gumising. Naku, pagminsan, talagang pagpagod nga naman tayo, Doc. Di ba, pagminsan, tanghali na din. Pero alam nyo, sa ating pong mga manonood, kung tayo ay pipilitin natin yung sarili natin, okay lang pong magpahinga. Pero mag-alarm tayo para ano, hindi nasisira yung pinaka-body clock natin. Kasi napaka importante nun, Doc, di ba? Yeah. Mm-hmm. But anyway, napakaganda pag-usapan itong bahagi ng kalusugan. Siyempre, alam naman natin na demand na demand yan ngayon. Mm-hmm. At marami na rin ngayon yung nag-i-involve sa natural healing. Pero one of the best way to prevent disease is something to realize that there is 8 doctors always available sa ating buhay. Na lagi kong nire-remind na ang pinanggagalingan ng lahat ng uri ng sakit sa sanglibutan ay yung tuwiran na pagbaliwala sa batas ng pangkalusugan. Kaya nga sabi ni Ms. White sa Council on Health, page 70, the liability to take disease is increased tenfold. By what? By meat eating. Mm-hmm. So pag sinabing tenfold, ito dito. Ibig sabihin, alam mo na na ang cost nung karamdaman na dumapo sa katawan mo ay yung pagkain ng less food. Kaya kung akong tatanungin mo bilang natural practitioner, sa natural medicine kasi, we are focusing more on the main cause. Mm-hmm. Kung ang cost ay tenfold na makukuha sa pagkain ng flesh food, ang gagawin ko, tatanggalin ko yung cost ng sakit.
Totoo, Dok. Hindi yung aasa ka dun sa maintenance mo. Mm-mm. Samantalang ang problema mo, yung kinakain mo. Mm-mm. Kasi kailangan natin talagang diretsuhan eh. Magpakatotoo tayo eh. Mm-hmm. Kasi siyempre, we keep talking about or discussing something, natural medicine. But once we understand fully the value of these kinds of informations that we have here, is something that we will recognize the value of that rules of life, which is the ethos of health. Kasi unang-unang utos, nutrition eh. Hindi sinama itong pagkain ng flesh food na binanggit sa Councils on Diet and Food, page 92, na yung fruits, nuts, grains, and vegetables, ang sabi doon, contains all the food elements that the body need. So yun yung nagbigay sa akin ng strong conviction that I am not gonna swear away. Mm-hmm. Nagsasabihin eh, pagkulang ka dyan, hindi ka kumain ng animals, mawawalan ka ng protein. And for almost 40 years now, I'm still enjoying my health. Amen. Kaya I'm encouraging all of you. Mm-hmm. Kaya yung game changer, yung watch the health, sana po ay panoorin ninyo, na malaman ninyo na kahit nung unang kapanahon pa, karamihan ng mga tao na mahaba ang buhay ay mga pure vegetarian. Amen. Alam mo, Dok, no, kanina nabanggit mo na 40 years na vegetarian ka. Pero alam niyo po sa atin pong mga manonood, ano, napakaganda pong isipin na ang Panginoon, alam niya talaga kung ano yung kailangan, yung pangangailangan ng katawan natin. At yun yung mga protina, yun yung carbohydrates, yun yung mga minerals, yung mga vitamins na matatagpuan natin saan? Sa original na diet na ibinigay sa atin ng Panginoon na nakalagay sa Genesis 1:29. Pero alam niyo po, nais ko lang ibahagi do kasi nabanggit mo kanina na saan mo kinukuha yung protein? Nabanggit mo kanina na kinukulang ka ba? Samantalang ang lakas mo pa, nakikipagbakbakan ka pa sa basketball sa mga kabataan, di ba? Kasi may nagtanong sa akin, Dok, kung magve-vegetarian ako, Gladense, saan ko kukunin ang protina? Naku, napakadali lang po ng sagot. Kahit sa internet, pwede niyo po siyang mahanap. Kahit mag-search kayo sa Google, lalo na yung ating mga beans. Kaya lang, syempre, di ba, yung pinapababad nga natin do, kasi syempre, yung tinatawag natin na uric acid na talagang ayaw nga naman ng mga tao, lalo na yung ating mga nagkakaedad. Saka alam mo, meron akong tips ngayong hapong ito. Karamihan kasi yung mga, di ba, kay Ellen G. White, ang sabi nga ay, kailangan din natin ng fasting. Yes. Pero doon sa may mga karamdaman, alam mo ba na matagal ko ng panahon binibigyan ng daan ito. Pag tatlong araw o apat na araw kayo nag-fasting, lalo na pag may nararamdaman kayo, napakalaking tulong. Pangalawa, yung liver, yung natural gluten na yun, naging active yung pagpaproduce niya. And then yung digestive system mo, gumaganda yung functions niya, pati yung pancreas mo. Alam mo ba na isa sa pinakamagandang fasting? Yung kalamansi natin, na yung binabanggit yan. Kaya umiinom ako dyan sa umaga. Kahit dalawang piraso lang, pigain mo sa maligam-gam o mainit-init na tubig. Huwag po yung sobrang init. Oo, yung katamtaman. Tapos lagyan mo ng konting-konting asin para may energy ka. Yun, kasi electrolytes ang salt. Uminom ka yan every day for 4 days. 1 hour ang pagitan. Yun lang ang kakainin mo. Sa first day, medyo gugutumin ka. Pero doon sa ikalawang araw, ikatlo, ikapat, after 4 days, tingnan mo itsura mo. Mm-hmm. Naku, gusto ko matryan. Challenge ko to sa mga viewers ngayon. Mm-hmm. Eh, ang tagal ko nang tinuturo yung kalamansi na yun, at lemon eh. Mm-hmm. Pero hindi, blood purifier. Pangalawa, alam mo yung mga cells natin, madidetoxify yan, makiklense yan. Mm-hmm. Part yan ng ating gift sa ating katawan. Katiwala ka eh. Yes. Bigyan mo ng tinatawag na panahon yung katawan mo. Mm-hmm. Para in that way, ma-burn yung tinatawag ng mga toxins na yan at maitapon palabas sa loob ng katawan. Amen. At pag tayo nagkaroon ng undergo, nag-undergo tayo ng ganyang tinatawag na proper way of dealing directly within our body, you will actually enjoy your health. Amen. And that's what this program all about. Yes. Kaya natin ito. Mm-hmm. Kung po pwede lang, sabay-sabay na tayo eh. Oh, totoo. Ano ba, 4 na araw lang? Oo, and then let's see. I-challenge natin lahat ng viewers natin. Mm-hmm. Subukan ninyo, kung ano man ang masakit ninyo, believe me, malaking tulong ito. Yes. Alam mo do, kanina nabanggit mo na yung katiwala tayo ng ano? Ng kalusugan. Kasi alam nyo po mga kaibigan, ang topic natin ngayong hapong ito ay Stewards of Health. Mga katiwala nga naman po talaga tayo mga kaibigan ng ating Panginoon regarding sa ating pong kalusugan. Kaya itong pinahiram niya sa atin na katawan ay templo ng banal na espiritu. So kailangan
dapat ready tayo lagi, Dok, di ba? Saka itong chismis na, alam mo naman, ako basta chismis, pinapakinggan ko. Naku, Dok. merong nagkukwentuhan kami sa sabaw ng buko. Nile-lecture ko kasi, natural ano yan eh. Natural dextrose. Yes. Dito sa parting Laguna, yung palang mga bagong panganak, ang pinapainom nila para mabilis makarecover at lumakas, ay yung sabaw ng buko. Pero alam mo yung ginagawa nila sa sabaw ng buko? Ano, Dok? Pinapakuluan. Mas mabilis pa lang, tumatapang lalo yung minerals niya. Aba, pag niluto? Eh, ang tanong ko, kailangan ko bang manganak bago uminom nito? Hindi, Dok. Kaya ginawa ko, pinakuluan ko. Mm. Naku po, iba yung pakiramdam ko. Anong nangyari, Dok? Ang lakas ko. Aba? Eh, siyempre, itong ating programa, hindi para itago yung mga good juice na yan. Yes, totoo. I-all out natin. Mm-hmm. Eh, ang dami nating buko eh. Mm-hmm. Kaya yung mga naglalaro ng basketball o kaya naman, kaysa bibili kayo ng soft drinks, bukulong ang katapat niyan. Mm-hmm. Hindi nyo kailangan uminom ng mga dekulay na yan. O kaya yung mga nabibiling mga kape-kape dyan. Mm-hmm. Totoo, Dok, no? Oo, sa buko lang, panalo na tayo. Amen. Kaya love na love kong Pilipinas eh. Kasi whole year round ng buko. Sa Amerika, naku, wala yan. Punta ka ng Russia, punta ka ng Europa, wala naman silang buko eh. Sa atin, marami nito. Mm-hmm. Alam mo ang tawag sa buko? Ano, Dok? Tree of Life. Wow, naku, amen. Alam ba kung bakit tinawag na Tree of Life? Bakit, Dok? Hindi ba meron tayong anim na nutrients na required ng body? Yes. If you are not gonna give that kind of material, in a daily basis, you are losing, you are killing yourself. Mm-hmm. Kailangan natin ng essential amino acid. Kailangan natin essential fats. Mm-hmm. Kailangan natin complex carbohydrates. Kailangan natin ng vitamins. Kailangan natin essential minerals. Kailangan natin ng water. Nasa buko lahat. Amen. Isipin mo, may essential fats. Mm-hmm. May essential amino acid, protein. Hindi mo na kailangan ng langis or oil. Grabe itong buko. Diba, Dok? Sabi ko nga, kaya ako, sabi ko nga, pag nagkaroon ng sandelo, doon ako pupunta sa lugar na mayroon ng buko. Para kung wala na makain, sa buko na lang ako. Amen. Buhay na ako. Totoo, Dok. Kung may kalbos pa ng kamote dyan, swerte ka na, diba? Pa. Oh, totoo yan, di ba? Eh, mag-aalala tayo sa hindi makakabili o hindi makapagbibili. Yan yung mga nasa kamay nilaan. Dadanas ng kahirapan dyan yan. Mm-hmm. Pero yung mga nasa country at may mga tanim, believe me, nagpipiesta sila sa sarap ng gulay. Mm-hmm. Pero yung mga nanatili sa siyudad na ayaw sumunod sa council, na sinabi ng ating Panginoon, get out of the city, magsasuffer yan according to Ellen G. White. At saka alam mo, Dok, no, kanina yung pangbungad natin, no, physical life cannot be treated in a haphazard manner. Ibig sabihin, hindi yung wala kang plano. Kailangan may plano ka. Katulad yung sinasabi ni Dok, kapag ba nag-Sunday load, dun lang tayo magpa-plano kung ano yung kakainin natin, paano tayo tatagal. Saka maraming hindi nakakaalam ng Sunday load, to be honest with you. Basahin nila yung history sa Encyclopedia Americana during Dark Ages. During the time, wala ka namang makikita ang reliyon na mangingili ng Sabado. Mm-hmm. Pangalawa, sinusunog ang Biblia. Yes. Eh, siyempre, alam naman natin talaga na mayroong mga hula na pag dumating sa time na natupad yung Revelation 13, Revelation 17, Daniel 11, Daniel 12. Ito yung tinatawag na warning na especially yung mga nakakaalam nito, eh huwag nating itago yung tinatawag na kasaysayan na muling mauulit sa katayuan kung papaano iniintay natin itong tinatawag na paalalang ito na ang Panginoon na hindi na magtatagal. Yes. Kaya yung kasaysayan hindi pwedeng tanggalin eh. Mm-hmm. Pwede ba nating buburahin yung kasaysayan? Hindi, Dok. Kaya nga napakahalaga na magkaroon tayo ng knowledge tungkol dito. At saka, Dok, kanina nabanggit mo na kailangan maging responsible tayo no, sa ating pong mga manonood. Kasi, awaken to your responsibilities. Responsibilidad po natin, mga kaibigan, na ingatan po yung ating pong katawan, yung ipinahiram po sa atin ng Panginoon. Kaya nga tayo ay mga katiwala ng kalusugan. Saka yung health reform, gusto ko lang ipaliwanag ito. Pag sinabing health reform, hindi ito yung pagbe-vegetarian lang. Ang paliwanag ng ating propetisa, ito yung walo na doktor na 8 laws of health. Kaya huwag tayong mape-prejudice. Kaya pag sinabi ng 8 laws of health, sino mape-prejudice dyan? Wala. Bet, meron bang pwedeng tumutol at bumangga na mag-exercise ka everyday? Wala, Dok. Matulog ka ng maaga? Wala. Pwede mo bang sabing extreme yan? Hindi. Ikaw ba pag natutulog ka ng maaga, tatabi mo, siyadong extreme yan eh. Reformador yan eh. Hindi, Dok. Aba, kailangan natin yan. For example, nagsibibilad ka sa araw. Mm.
Tapos ang kinakain mo, lifestyle. Mm-hmm. Talagang original diet. Mm-hmm. Hindi po extreme to. Yes. Ito po yung tinatawag na obedient lang tayo. Amen. Bakit? Ito lang ang tanging paraan para masauli yung nasirang kalusugan, mm-hmm. bunga ng pagsalangsang sa batas ng pangkalusugan. Totoo doon. Malinaw ang ating propetisa. Yes. Ang cost ng karamdaman ay yung tinatawag na ayaw mong sundin yung kaloob ng Panginoon para maging masaya ang kanyang mga anak sa sanlibutan. Mm-hmm. Kaya huwag nating itatago ang Eitlosefeld dahil may kapananagutan tayo dyan. Totoo, Dok. Amen. Thank you so much, Dok. Alam mo, sa ating pong mga manonood, ano, isulat niyo po ito or kunyari, screenshot niyo po ito kung kayo po ay nanonood ngayon sa Facebook at sa YouTube channel natin. Sa Healthful Living page 15, paragraph 4, ang sabi po dyan, those who have occupied positions of influence have not appreciated the work which has been so long neglected. They consider it far more important to become learners upon subjects of less consequence to the human agent. Mabigat ito, Dok. Mm-hmm. Thousands upon thousands know nothing of the body. Totoo. And how to take care of it. And how to care for it. David declared, the psalmist, siya po ang nagsulat ng ano po? Ng Psalms. I am fearfully and wonderfully made. And when God has given us such a habitation, why should not every apartment be critically examined? So, ibig sabihin pala, Dok, sa bawat parte ng buhay natin, may it be physical, may it be emotional, mental, social, or spiritual, kailangan ine-examine na natin yung ating sarili. Tama ba na matulog ako, puyat ako? Tama ba na nai-stress ako at tatanggalin ko yung mga stressors na to? Paano ba ito gagawin? Magpapadistract ba ako sa mga dito sa sanlibutan? Ano bang gagawin natin? Mag-i-stress eating ba ako? Kasi, naku, Dok, yun ang mga nangyayari. Na lang, binanggit yun, those who occupied. Yes. Positions of influence. Mm-hmm. Ibig sabihin, pagka ang posisyon mo at katungkulan mo, ay napakaraming mga tao yung umaasa sa iyo. Talaga nakikita ko talagang kung sila yung manguna, mas marami yung susunod. Amen. At saka yung makikita sa kanila yung walk the talk, kung ano yung sinasabi natin, kung ano yung sinasabi niyo mga kaibigan, ay siya naman din na ginagawa natin, ay tinitiyak ko po sa inyo 100% ang Panginoon, ang mga anghel sa langit. Pangalawa, ay nagpupuri. Hindi na tayo mangmangin na open na ang spirit of prophecy. Hindi katulad nung araw eh, mm-hmm. bihirang mabuksan to eh. Mm-hmm. Pero since ngayon eh, bukas na, eh, ang tawag dito ay eh, bato-bato sa langit. Kung nasa posisyon ka, mm-hmm. at medyo hindi maganda yung halimbawa mo, lalo-lalo na sa kinakain mo, ang tanging magagawa lang natin dito, isipin mo, bakit ka nalagay sa katungkulan nito? Dahil mahal ka ng Panginoon, may babaguhin ka. Amen. Hindi tayo mahatol, pero walang masamang magsimula ng panibago. Yes, amen. Kasi ito po yung tanging paalala na kailangang maraming mga kaluluwa ang makaalam na ang kalusugan, ang siyang basihan, kung paano mapapanatili ang maayos na ugnayan na ang Panginoon ibig niya na pagbalik niya sa sanlibutan, malusog ang mga anak niya na kanyang babalikan. Amen. Di ba napakaliwanag sa Healthful Living? Mm-hmm. Na si Satan ang originator ng sakit. Yes. Ang mabigat dito, ang sabi nga, inuulit-ulit ko ito eh. Mm-hmm. Ang sabi nga, ibig ko lang basahin, ang sabi, it should ever be kept prominent that the great object to be attained through this channel is not only health, but perfections and the spirit of holiness which cannot be attained with diseased body. Bodies. So, ang point ko dito, paano ma-attain yung perfection kung yung kalusugan ay wala sa'yo? Mm-hmm. Kung meron kang karamdaman. Kaya number one talaga, atin ang diretso yun. Mm-hmm. Wala nang tinatawag na paligoy-ligoy pa. Dahil ang karamdaman, hindi galing sa Panginoon yan. Ang karamdaman ay bunga ng tinatawag na tuwiran na we are not valuing the gift of life. Mm-hmm. Itong tinatawag rules of life. Ito nga yung 8 laws of law. Totoo, Dok, no? And also, no, sa ating pong mga manonood, nakasulat din po sa page 16 ng paragraph 2 ng Healthful Living, in order to be fitted for translation, the people of God must know themselves.
They must understand in regard to their own physical frames that they may be able with the psalmist to exclaim, I will praise thee for I am fearfully and wonderfully made. Diba, Dok? Napakalinaw nun. Saka basahin natin yung page 63 ng Councils on Diet. Mm-hmm. Diba pinaliwanag yung translation diet na nga eh. Yes. Nilagay na nga ng heading dun eh. Mm-mm. Translation diet eh. Pinababalik na nga tayo dun sa original fruits, nuts, grains, and vegetables. That's right. Eh. Ihirit pa ba tayo? Oo nga. Eh, kung hindi mo kaya, eh, huwag mo nang encouraging pa yung iba. Kung iba kaya mag-vegetarian at hindi mo naman kaya, manahimik ka na lang. Mm-mm. Hayaan mo sila. Hayaan mo sila. Kasi andyan yung freedom of choice, di ba, Dok? Yeah. Mm-mm. Marami at kasi pagka hindi kaya mag-vegetarian, lahat ng uri ng paliwanag, gagawa ng paraan para ma-justify na okay Dok. Lang. Mm-hmm. Kasi dami ba naman na nagkakasakit? Bakit? Yes. Pag may sakit na ba, may magagawa ka. Wala na, Dok. Samantala ngayon, habang okay pa tayo, pwede naman tayo magpasimula ng panibago. Mm-hmm. Kaya hindi pa huli, kaya nga sabi ko nga, lahat ng mga nakikinig ngayon, ay malaman talaga natin na ang kalusugan, yan ang regalo ng Panginoon. Amen. Sa mga anak niya na merong tinatawag na pagmamahal, na kanilang binabalyo, mm-hmm. yung nag-iisang buhay, dahil alam ng mga anak niya na ito ay bigay at binayaran para lang makasiguro na walang sino mga anak niya ang mawawalay at mapapahamak at hindi makakarating doon sa regalo na buhay na walang kamatayan. Amen. Alam mo, Dok, napakagandang isipin no, sa atin pong mga manonood no, na kung alam at kilala natin yung kung paano tayo nagawa ng ating Panginoon. Example, katulad si Dok, yung misis ni Dok, yung mga nagkasakit sa atin, ako personally, pag minsan nagkakasipon din ako, nagkakaubo din, nawawalan din ako ng boses, pag alam natin kung ano yung cause, yung dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng sakit, uulitin pa ba natin, mga kaibigan? Tignan nyo, alam mo, sa totoo lang, inuulit lang po namin, paulit-ulit kami dito para na kaming sirang plaka, ano, Dok? Bakit? Kasi ang Panginoon, ang Biblia, hindi naman nababago, di ba? Kung ano po ang nakasulat sa Biblia, kung ano ang nakalagay diyan na utos ng ating Panginoon, hindi yan binago. Anong sabi ng Panginoon? I came to fulfill the law, not to abolish the law. Ibig sabihin, kung anong sinabi ng Diyos Ama, siya din naman ang sinasabi ng Diyos Anak na si Jesucristo. Kaya mga kaibigan, kung kilala natin kung sino yung creator natin, for sure, dapat alam din natin kung paano ingatan yung ating katawan. Diba kasi ang ating magulang, hindi niya tayo pababayaan. Diba nabanggit mo yung paulit-ulit? Mm. Eh, siguro basahin lang uli natin to, paalala. Ayan, diba, sige Dok. Binasa natin ng mga nakaraan yung bakit nasulat itong karanasan ng bansang Israelita mm-hmm. during the time ni Moses na pinaulanan ng mana. Yes. Ang kadahilanan kung bakit hindi nakapasok ang karamihan sa kanila kasi gawa nga nung tuwiran mm-hmm. na iniyakan nila at hindi nila kayang kalimutan yung pagkain na kinain nila sa lugar na pinanggalingan nila. Mm-hmm. So ang sabi ngayon dito, the same chapter, page 284, the experience of Israel referred in the above words by the apostle and as recorded in the 105th and 106th of Psalms contains lessons of warning that the people of God in these last days mm-hmm. especially need to study. I urge that this chapter be read at least once every week. Naku, Dok. Eh bakit sinabi kailan once a week? Once every week? Eh kasi gusto ng Panginoon, talagang matigas talaga ulo, paalalahanan natin, ipaalala natin talaga na itong kinakain nila, ang narindela kung bakit hindi nila minana yung lupang pangako during that time. Yes. At inirelate ito sa God's people of today, mm-hmm. na merong relasyon ito rito. Mm-hmm. Kaya napagandang ulitin to, kaya bakit hindi sila nakapasok? Anong dahilan kung bakit ang Panginoon ay gustong maalala natin yan. Siyempre, pinapaalala natin. Naririto tayo ngayon. Sige, pakibasa. Alam niyo po, ito po nakasulat mga kaibigan sa Healthful Living. Sabi dito, the Lord intends to bring His people back to live upon simple fruits, vegetables, and grains. He led the children of Israel into the wilderness where they could not get a flesh diet. And He gave them the bread of heaven, yung mana. Yeah. Man did eat angels' food, mga kaibigan, but they craved the flesh pots of Egypt and mourned and cried for flesh. Notwithstanding the promise of the Lord that if they would submit to His will,
He would carry them into the land of Canaan and establish them there, a pure, holy, happy people, and there should not be a feeble one in all their tribes, for he would take away all sickness from among them. Amen. Just imagine that, pure, holy, and happy people. Yes. And God will take away all the diseases. Mm-hmm. Yun yung pinangako niya. Mm-hmm. Pero hindi mangyayari yun. Kailangan muna, sumunod ka. Totoo, Dok. Obedience. Obey muna, mga kaibigan. Saka hindi ba binanggit yan yung pagpapakabanal, yung maging holy? Yes. Part talaga eh. Mm-hmm. Hindi pwedeng i-set aside. Talagang dapat nating malaman na yung translation sa langit na yun, kailangan, alam mo, mm-hmm. yung pray mo, kung ano yung kailangan gampanan mo sa katawan mo. Na ang isa sa kapamaraanan, na ibig ng Panginoon, na maintindihan ng mga anak niya, huwag na tayong bumalik dun sa tinatawag na naging resulta na kung paano ang bayan ng Diyos noong una ay na-fail nila yung tinatawag na will ng gusto ng Panginoon mangyari sa kanila. Mm-hmm. Kaya nga sabi, at least to remind them once a week. Yes. Parang ano to, reminder ng isang magulang sa anak. O anak, nagawa mo na ba yung assignment mo for the whole week? Kasi papasok ka na naman ngayong Lunes. Mm. Di ba, Dok? O anak, baka gayahin mo na naman yung nangyari sa ibansang Israelita. Mm. Nagmurmur sila, iniyakan nila yung karne at isda. Mm. Eh binigyan na nga ng mana. Mm. Eh ang mana pala, eh ito pala yung nirerepresentahan niya ng fruits, nuts, grains, and vegetables. Totoo. Kaya pag nireject mo yung fruits, nuts, grains, and vegetables, yung back to original diet, you are rejecting mana from heaven. Naku, Dok, ang sakit. And once you reject the health reform, which is the 8 laws of health, you don't reject Ellen G. White. Mm. You reject God. Yun ang nakakalungkot. And when you are rejecting God, you commit unpardonable sin. May quotation si Mrs. White. Mm-hmm. Kaya yung sasabihin ninyo na yung pagsasara ng pintuan ng awa, yung close of probation, even you can even close your probation even right now. Mm-hmm. Subukan mo, nakalimutan mo na yung health reform. Right there and there, aanihin mo na yung bunga. Lalakin tiyan mo. Mm-hmm. Hirap ka maglakad. Totoo do. Magme-maintenance ka. Mm-hmm. Batang-bata ka, may diabetes na. Mm-hmm. Tapos sasabihin mo sa sarili mo, bakit ka pinabayaan? Mm-hmm. Eh, hindi ka pinabayaan. Matigas ang ulo ng may mga karamdaman. Bato-bato sa langit. Mm-hmm. Sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Yes. At yung tinuturo ko na mag-fasting na 4 na araw, subukan ninyo kahit anong sakit. Sa fasting pa lang, panalo na tayo. Amen. 4 na araw lang, subukan nila. 2 kalamansi lang, mura lang yan. Tatluhin mo kung merong extra. Sa isang basong tubig na maligamgam. Yes. Lagyan mo ng konting-konting asin. Huwag yung kurot marami. Lang, yung kurot lang. Kurot lang. Para may energy ka. Yun. Inumin mo ngayon. Mm-hmm. Every 1 hour. After 1 hour, inum uli. Oo, kasi magugutom ka nga naman, di ba, Dok? Alas 6, tapusin mo na. Mm-hmm. Pahinga na alas 7, tulog ka na. Yes. After 4 days, tawagan nyo kami. Totoo. I-message po kami, mga kaibigan. Mag-comment po kayo sa amin pong Facebook or YouTube channel or dun sa mga numbers po na magpa-flash po sa inyong screen. At sabihin nyo po kung ano po ang inyo pong naranasan dun sa 4 days na ginawa nyo po yung sinabi ito. Tingnan nila yung dila, una muna. Ayan. Makikita nila, magiging mamula-mula. Nako. At makikita nila yung mga kutis nila. Mm. Kung medyo may tigawat, matutuyo siya. Ayan. At pangalawa, iba yung energy nila. Mm-hmm. Sa first day lang ang medyo adjustment. Pero sa second day, third day okay na. Mm-hmm. Basta kayanin natin, mga kaibigan, kasi remember, we need to value our life because yung buhay po natin, pahiram lang po ng ating maligo Panginoon. Ng pagkagising sa umaga para ma-oxygenate at medyo relax ang maging pakaramdam nila. Mm-hmm. At maligo ng middle of the day, like mga 2 o'clock yeah. and then before bed. Totoo yan, Dok, di ba? Kaya lalo yung mga na tamad maliligo, maligo na kayo. Ano, panahon? Kasi maraming Pilipino tamad maligo eh. Naku. Totoo yan, Dok. Kaya 3 beses, mainit kasi rito, kailangan talaga yes. natin ng... Kailangan kung hindi kaya ng 3 times a day, at least kahit twice a day, okay yes, na rin. Yes, twice a day, ayan. Yeah. Also, ikaw Dok, ba ilang beses naliligo? 2, Dok. Ha? Mm-mm. Kasi umaga, tapos gabi. Akala ko once a day lang. Grabe ka naman, Dok. Kailangan maliligo bago matulog, kasi yes. talagang maraming ano yan. Eh. Yung toxins mo, lalo na kapag yung warm water, talaga mare-remove po yun, para kang nag-steam bath. Pero kung tatanungin mo, pag maliligo ka, ano, Dok? Hindi ako maliligo ng tubig na yung regular na tubig. Kasi puno ng chlorine yan eh. Yes, yung chlorine. Ako talaga pinapaligo ko yung talagang, kung ano yung iniinom ko, yun din ang pinapaligo ko. Mm. Eh bakit? Katawan ko to eh. Na-absorb yan eh. Yes.
Meron tayong butas dito. Ito yung pores, second yung largest eliminatory organ, ang skin. Yes. Pag ikaw ay naligo at talagang may toxin yung tubig na pinaligo mo, papasok yan. May absorption yan. Kaya kung maliligo tayo, para ma-minimize yung toxins na pumapasok sa loob ng ating katawan, maligo tayo ng tubig na malinis. Totoo, Dok. Alam mo, Dok, no, kanina pinag-uusapan na natin 'to, mainit na mainit po mga kaibigan, yung topic natin regarding sa pagiging isang katiwala natin ng kalusugan. Alam niyo po ba mga kaibigan, nakasulat po pa rin sa Healthful Living page 17 paragraph 1. Ang sabi po diyan, "He who hungers and thirsts after God will seek for an understanding of the laws which the God of wisdom has impressed upon creation. These laws are a transcript of His character. They must control all who enter the heavenly and better country." Amen. Alam mo, Dok, napakagandang isipin na kung tayo uhaw tayo sa pagmamahal, sa salita ng ating Panginoon, lahat-lahat po ng mga sinabi ng ating Panginoon, yung paggamit niya kay Mrs. White, dun sa mga visions, sa spirit of prophecy, babasahin natin yon. At doon natin kukunin yung ano, yung lakas natin mga kaibigan, yung karunungan na meron tayo, dahil alam niyo po mga kaibigan, yun yung makakatulong sa atin sa panahon ngayon, lalo na napakalapit na talaga. Yeah, I think it is really high time for God's people to be united and be willing to do the work zealously, especially knowing that a lot of people out there who are needing our help, because they are actually longing for something, especially in the area of health living. And I'm here, we are here to see to it that we'll be reminded, so that while we still have time. Kaya naalala ko yung quotation sa early writings, nakamali ako nung nakaraan, nabanggit ko 48 eh, pero 64. Ayun. Sa page 64, ang sabi doon eh, in view, given, ang sabi doon, June 27, 1850, ang sabi ng Panginoon sa kay Ellen G. White, in-address sa atin, time is almost finished. Tapos followed by the, do you reflect the image of Christ fully? And at the end of the chapter, there's a lot of work to do for them, but we have a very short time left. Ang tanong ito, pag pinag-uusapan natin yung tinatawag na katuparan ng hula na nakikita na natin sa ating mga mata, na itong New World Order at ang One World Religion ay nangangamoy na, ang ibig sabihin, ang time ay patapos na. Pero ang tanong doon, yung bang lovely image ni Christ ay nakita na sa buhay ng mga anak niya? Konting time na lang ang natitira. Pero ang tanong, kamusta ka? Naayos mo na ba yung produkto na ebidensya na ready ka na? Kaya sa page 71 ng early writings, ang sabi doon, many were neglecting their preparation so needful. And when the time of refreshing or the latter rain, they will be found unready. Bakit unready? Kasi hindi natin nakuha yung tinatawag na pagpapakabanal, na larawan ni Kristo, na siyang iniintay niya na malaong panahon pa. Doon sa early, sa Christ of Declarations, page 69, when the character of Christ perfectly reproduced within God's people, then He promised that He will come back to claim His people. Amen. And bring it up there in our Heavenly Father. So ang point natin dito, kung pinag-uusapan natin itong preparation na ito na binanggit sa 1 Thessalonians 5:23, na pinaliwanag doon sa pinaka-essence ng Gospel sa page 31 ng Councils on Health, na yung physical, mental, and spiritual should be preserved blameless, pure, before the coming of our Lord Jesus Christ. Kaya napakahalaga yung binanggit sa Colossians 3:17. Ano sabi doon? Whatever you do, in word and in action, do it in the name of the Lord Jesus and the Father of Him.
Kaya yung 1 Peter 1:15 and 16, yung dapat maging banal ka dahil banal siya. Na yan yung binanggit sa Hebrews 12:14, na no man shall see the Lord without holiness, when no one shall see, shall see God. So, pinag-usapan natin dito, talagang napakahalaga ng personal relationship at preparation dito sa bahagi na kailangan ng ating mga pinag-uusapan ngayon ay kung tawag ni present truth. Yung tinatawag na applicable sa ating kapanahonan, yung mensahe na kailangang marinig ng ating mga kapatiran at maihanda na sila dahil ang sabi nga, in a little while, we're going home. Amen. Totoo, Dok. No? Di ka ba Dok, excited? Ako sobrang excited. Alam mo, Dok, kanina habang nag-explain ka lang. Just imagine, meron tayong reunion. Yes. And we are talking about reunion mula sa time ni Adam and Eve. And I want to be part of it. Amen. Gusto ko makasama doon. Yes. Alam mo ba daw, kasi share ko lang sa'yo. Kapalit lang naman dito. Hingi ng tawad eh. Mahalin siya. Amen. Alam mo, Dok, may gusto ko i-share no, sa atin pong mga manonood. Kasi meron po akong Bible study group. Tapos, yung kami po lahat doon, sobrang ano, matagal na kami, nag-start kami ng pandemic, Dok. Nung umusbong talaga yung pandemya, talagang year 2020. Nagulat ako, and until now, tapos nadadagdagan kami. Tapos alam niyo, Dok, nakakatuwang isipin kasi marami na din kaming mga nabasa na pag-aralan. Tapos nagugulat ako kasi biglang na lang may nagtanong isa sa amin na, uy, kita-kita tayo doon sa ano ha, doon sa puno. Na kung saan lahat namumunga talaga, 12 peraso, ano Dok, iba't ibang klase mga kaibigan. Hindi ba isang kagalakan yon na maisip natin na we are looking forward for that heavenly day or for that heavenly kingdom ng Panginoon? Kasi God's law is written by His own finger, sabi po sa Healthful Living page 17. And with His own finger upon every nerve na meron ang Panginoon, every muscle, every faculty which has been entrusted to man. Kung ano yung nakita ng mga tao noon, nung unang panahon, nung panahon ni Jesus Christ, kung paano nila nakita ang hulma ng katawan ni Jesucristo, ganun din po tayo mga kapatid. Ganun din po tayo mga kaibigan. And whatever denomination we may have right now, hindi po yun ang sagot eh. Hindi yun ang itatanong sa atin ng Panginoon, kundi, Gladense, anong ginawa mo nung nasa lupa ka? Anong naibahagi mo? Tatanungin tayo ng ating Panginoon eh. 'Di ba, Dok, na yeah. Napakaganda nung isipin na sama-sama tayo mga kaibigan na nagtulungan, sama-sama tayo nagtapikan na, uy, Gladense, kailangan pala mag-vegetarian tayo. Uy, Gladense, kailangan pala magbasa tayo ng Spirit of Prophecy. Gladense, ganito pala yung interpretation ng Bible. Dapat pala, we do not put our own understanding sa interpretations ng Bible or ng Spirit of Prophecy, bagkos we need to depend on God's own understanding, God's own wisdom, kasi siya yung magbibigay sa atin ng paraan, ng panahon, ng karunungan para maintindihan kung ano yung mga sinasabi niya sa kanya pong mga salita. Kaya napakasarap na pag-usapan itong plan of salvation eh. Dahil isang uri ng regalo na kayamanan na hindi makukuha natin sa material na bagay. Dahil siyempre kung tatanungin mo, I've been through with it. I've been there and I know what's life all about. After spending years and years and years to find a way on how I could possibly reach my goal in life. But finally, napakadalas kong binabanggit ito na ang totoong kaligayahan yung alam mo yung purpose ng Panginoon sa'yo. At kilala mo siya. Yes. At hindi dapat mawala sa isip mo na lahat ng bagay sa mundo, anytime pwedeng mawala sa'yo. Pero kung ang Panginoon yung naging number one, na siyang focus ng isip mo, ikaw na yung pinaka-blessed at pinaka-matalinong tao. Masasabi ko sa balat ng lupa. Kaya ang encouragement o bagay na ibig kong parating sa mga viewers natin, lahat tayo ay may kani-kaniyang pinagdadaanan. Marami tayong mga ups and down. Hindi lang sa material, kundi sa spiritual na problema natin sa ating sariling buhay. But one thing that I know, that God is still there. Amen. Who are watching, especially within God's people.
mahal na mahal niya ang bayan ng Diyos. Yes. At kung malaman natin kung gaano niya tayo kamahal, alam mo, meron akong, siguro, hanapin ko dito mamaya. Mm-hmm. Talaga na-encourage ako dito eh, dahil talagang ang Panginoon talaga, hindi niya tayo bibitawan mm-hmm. hanggang sa huling-huling yugto ng hininga na natitira sa ating buhay. Maliban tayo na lang umayaw. Totoo do, di ba? Kaya alam mo na sa ating pong mga manonood, no, kung meron po kayong katanungan, gusto niyo pong mag-share ng inyo pong experience regarding isang steward ng kalusugan, ay i-message niyo po yan dito po sa mga numero po na magfa-flash po sa inyong screen or i-comment niyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. And alam niyo po mga kaibigan, nais din po namin na batiin yung ating pong mga kaibigan ngayon na nanonood sa lahat po ng mga may birthday pala ngayon. Happy, happy birthday po sa inyo pong lahat. And also, we would like to say hi sa mga taga Morning View Seventh-day Adventist Church dyan po sa may Cavite. Kung hindi po ako nagkakamali, malapit po sa AUP. Si Miss Josie Magsipok, salamat po sa panonood. Si Mr. Edwin and Mrs. Sarai Rivera. Si ang Ramirez family, si Pastor Genesis Garcia at ang kanyang nisis, at gayon din si Pastor Christian Galang at ang kanyang nisis. Si Tita Lorna Kadungog at ang buong Frias family dyan sa Camp Crame. Maraming salamat po sa inyo pong pagtangkilik ng programa po ng Kaalamang Pangkalusugan. Ito yun, ibig kong bigyan ang sabi rito sa last day events, page 58, paragraph 2. The church has failed, sadly failed, to meet the expectations of the Redeemer, and yet the Lord does not withdraw Himself from His people. He bears with them still, not because of any goodness found in them, but that His name may not be dishonored before the enemies of truth and righteousness, that the satanic agencies may not triumph in the destructions of God's people. He has borne long with their waywardness, unbelief and folly, with wonderful forbearance and compassion. He has disciplined them. If they will heed His instruction, He will cleanse away their perverse tendencies, saving them with an everlasting salvation and making them eternal monuments of the power of His grace. Isipin mo yung pagmamahal na ipinapakita niya. Nasa kabila ng, ang sabi nga dito eh, kahit daw lagi tayong napipailed na yung mga bagay na ginagawa ng mga anak niya, ay hindi pa rin niya tinatanggal yung presensya o pagmamahal niya sa iglesia. Amen. Tapos ang napakaganda yung ibig niya mapatunayan sa paaway. Hindi niya basta iiwanan at pababayaan mm-hmm. ang mga anak niya. Amen. Doon na lang, nakakadurog ng kalooban. Yes. Na nakabilang tayo sa isang pulutong na bagaman hindi naman talaga tayo karapat-dapat. Mm-hmm. At lahat naman talaga tayo ay napakaraming pagkukulang at kasalanan. Mm-hmm. Pero pag nababasa ko ito, dito ako nakakalakas ng loob na ayoko masayang yung paghihirap na kanyang dinaanan. Mm-hmm. Dahil niregalo niya, tinapos niya yung tinatawag na labanan, yung great controversy between Christ and Satan, mm-hmm. na ibig niya na maintindihan natin na anak, you are mine. Amen. You are belong to me. Amen. And I will do everything to see to it that you will be with me. Amen. Doon sa kanyang kaharian. Amen. Maraming salamat, Dok, no, sa ganyang reminder sa atin, no, sa atin pong mga manonood. Just like our parents, si Dok, parent na siya, yung mga magulang ko din. I'm really blessed to have people around me na may mga pagsubok man, pero ang family po natin, lalo na yung mga magulang natin, na I once shared this phrase na tayo pong mga anak, kapag tayo pinagsasabihan ng mga magulang natin, hindi po ibig sabihin galit sila sa atin. Hindi po ibig sabihin ayaw nila ng ginagawa natin, kundi ang gusto lang nilang maipakita sa atin at malaman natin bilang isang anak nila ay mahal nila tayo, kaya kinokorek nila. In other words, sa Bible, ang sabi ng Panginoon, kailangan i-rebuke mo. Kailangan i-correct natin yung mga ways, baliin natin yung mga hindi maganda na
kinagisna natin when it comes to family matters or yung mga nakagisna natin ng mga nilalagay natin or niluluto natin sa hapagkainan. Ang ating mga magulang pinagsasabihan po tayo sa ating pong mga kabataan na nanonood and even those parents na rin ngayon. Our parents will always be there just like God. Our parents will always love us no matter what happens. Our parents will love us kahit na ano pang sakit, kahit ano pang kahihiyan, kahit ano pang hirap o pasakit yung ginawa natin sa kanila, yung paghihirap ng magulang. Kaya nga, lagi nga, Dok, sinasabi, di ba, ng mga magulang kapag kunyari sobrang galit na sila. Some of the parents, naririnig ko to na mararanasan mo din at maiintindihan mo din, anak, yung pagiging isang magulang kapag naging magulang ka na. Yeah. Kaya ang ating Panginoon, si God the Father, sobra ang pagmamahal niya sa bawat isa sa atin, kaya meron tayong grace, kaya merong salvation because He wanted all of us to be there with Him in His heavenly kingdom. We need to be stewards of health, mga kaibigan. Kaya, Dok, ang ganda ng topic natin ngayon, no? Mahalaga talaga, ano, yung bilang mga magkakapatid sa pananampalataya, sino pa magtutulungan, di ba? Tayo rin naman. Yes. So, ang tanging nating bahagi na dapat ating maunawan, maintindihan, mag-abutan tayo, lalo-lalo na sa krisis ng karamdaman. Na napakaraming mga pangyayari na kung pagkaminsan, ay para bang ginagawa nating ordinaryo na lang yung ating kalusugan. Na dapat ito talaga binabantayan. Yes. Inaalagaan dahil iisa lang. At ito yung tanging nating may pagmamalaki dahil tayo binigyan ng pagkakataon na maging kabahagi ng kanyang mga nilalang sa sanlibutan. Kaya nga, sabi ko nga sa sarili ko, kung ma-realize natin yung regalong ito, wala nang pag-uusapan at hindi na natin ku-questionin ano ba yung part ko sa sarili ko. Kundi tayo na rin mismo, ang unang-una magsasabi, Panginoon, thank you. Amen. Tulungan mo na lang ako na mag-glorify ko ang pangalan mo tsaka pamaraanan na pahalagahan ko ang kalusugan ito. Amen. And it will not happen actually without allowing the Lord to take over. Yes. Without God, I tell you, we are not gonna do anything. Wala tayong magagawa. Mm. Hindi natin kaya. Yes. Kaya talagang Panginoon pa rin ang ating matatakbuhan. Amen. Sa panahon ng pangailangan. Amen. Thank you so much, Doc. Alam niyo, sa ating pong mga manonood, alam ko nabibitin po kayo, kahit kami ni Doc, nabibitin po kami every Saturday po dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Ngunit, bibigyan natin ng oras, mga kaibigan, ang inyo pong mga katanungan. Kaya sisimulan na natin, Doc, bilang isang katiwala ng ating kalusugan. Doc, ang katanungan ni Milagros Tandog. Hello po, good PM, ma'am and Doc. Ano po ang magandang gamot sa stage 3 na breast cancer? Maraming salamat po and God bless you. Ang number one ay mag-cleanse. Yung binanggit natin kanina, pwede yun. Mag-fasting siya. And then, i-boost ang immune system. Kasi lahat kasi na nagkakaroon ng cancer, mababa ang kanilang antibodies. Mm-hmm. Tinatalo yung mga, meron tayong anti-cancer cells na lumalaban sa cancer. Mm-hmm. Kaya nga lamang, medyo, sa kadahilan, siguro kinakain natin yung mga pagkaing nagpipid sa cancer cells, katulad ng animal protein. Yes, sugar. Kasi most people who are undergoing that kind of actually problem, actually, ang katawan nila ay nasa acidic environment. Mm-hmm. Kaya kailangan talaga kumain ng mga pagkain more natural. Mm-hmm. So that ma-alkaline yung blood nila. Plus yung 8 laws of health. Amen. No matter what you do, when you are not considering and you continuously disregarding the 8 laws of health, mm-hmm. that particular problem will not be removed. Be removed. Mm-hmm. And I am advising you to turn and look doon sa tinatawag na proseso ng pagsunod sa batas ng pangkalusugan. Yeah. Pero gumagaling naman. Mm-hmm. Marami namang sumusurvive. Mm-hmm. Ang namamatay lang yung matigas ang ulo at sobrang matatakaw. Yes, totoo, Dok, no? Kasi katakawan pa rin to eh. Mm-hmm. Lalabanan talaga natin yung kahinaan ng laman eh. Kaya nga sabi nga eh, kung ano man ang inyong ginagawa, kung kayo nagsisikain man, di ba sa 1 Corinthians 1,
16, mm-hmm. kung di ako nagkakamali, 17 hanggang 19. Nag-iisa lang to. Kung iinom ka, kakain ka, isipin mo muna. Huwag yung basta, katulad nga ng diniscuss natin, biskuit. Ayun pala, nung sinindihan, nagliliab, amoy plastic. Mm. Kakainin mo pa ba yan? Hindi, Dok. So, palibasa, naalam mo na, kinain mo pa, anong tawag sa'yo? Ay naku, Dok. Alam nyo na po, mga kaibigan, ang tawag doon. Ibig sabihin yan, you are not normal. Yes. Meron kang tinatawag na brain disorder. Mm-hmm. For example, alak. Mm. Paramihan ng mga alak ngayon, mabilisan na rin yung proseso niyan. Mm-hmm. Tapos nagka-problema ka ng konti. Sa halip na, solve mo yung problema mo. Hindi naman kayong solve ng alak yung problema mo eh. Totoo, Dok. Para lang na nalibang kang konti. Mm-mm. Pero after nung epekto, ando na naman. Mm-mm. Pero na-damage mo pa yung katawan mo. Totoo. Walang problema hindi kayang solusyonan na ano. Solusyonan. Kaya yan. Yes. Ang problema ng tao, normal na lahat ng tao ay nakakaranas niyan. At pag ang tao ay walang problema, hindi normal. Totoo, Dok. Kabahagyan para tumibay. Yes. Ang ating pananampalataya. Pananampalataya. Mm-mm, kaya tama. When you are encountering any kinds of problem, mm-hmm. which include ang health, lagi niyong babasahin yung libro ni Job. Yes. Libro po ni Job. Napakaganda. Si Job, alam mo ginawang kasalanan eh. Yes. Wala nga siyang vices. For example, ikaw, may cancer ka, naghihirap ka, kaya ka naman nagka-cancer, maaring maraming maling pagkain ang kinakain mo. Bakit? Di pa naman huli. Di baguhin mo. Si Dr. Lauren Denge, bedridden eh. Hindi na nga nakakalakad eh. Mm-hmm. Antindi nga ng breast cancer niya. Kumain ng mga katas ng carrots. Mm-hmm. Kumain ng raw food. Sumunod siya 8 laws of health. Amen. Nagbilad siya araw. Gumaling. Sino Amen. Nagpagaling? Ang Panginoon. Yun. Diba? Ayan. So, ibig sabihin dito, ang totoong manggagamot ay ang Panginoon. Amen. Pero ang Panginoon, hindi ka pwedeng pagalingin kung matigas ang ulo mo. Totoo, hindi Dok. Kanya kukonsintihin. Yes. To be honest with Oo. You. Ang gusto niya kasi, mag-glorify siya sa kadahilanan na naiintindihan mo bakit dumapo itong karamdamang ito. Mm-hmm. At matapos kang humingi ng sorry at sinabi mo sa Panginoon, Lord, please, I'm going to follow Amen. All the way through Amen. By following the eight laws of health. Amen. And then healing will follow. Yes, amen. Thank you so much, Doc. Ito pa, sabi po ni Napoleon Lucia Sadurnas Ocampo, tanong ko po, ano po ang gamot sa ulcer? O, di mo ka nang kumain na nakaka-ulcer. Katulad ng mga fermented. Katulad ng mga wrong combination. Pag ang prutas at gulay, pinagsama mo, magpe-ferment yan. Yan, may Lalo acid. Lalo na, pag uminom ka ng mga inumin na may mga, ano tawag yung carbonated. Yes, pag-carbonated. Ayun, yes. Nakaka-ulcer yan. Tapos pagka ikaw lagi na lang na may problema, cause din yan. Yung stress ka. Yes. Alam mo ba na nasisira yung panuno mo pagka nag-aalala ka? Totoo doon. Kaya ang gamot doon sa mga na mahina ang panuno mo, na may mga ulcer, tanggalin mo yung pride mo. Yun ang sinabi sa 124 ng early writings. Ang pride daw, yung hindi ka marunong magpatawad. No, hindi ka marunong maunawa. Yes. Laging galit ka. Mm-mm. Lagi mo nakikita, problema ng iba. Oo, ayusin mo yung pride mo. I-let go mo yung mga stress na yan. Mm-mm. One more thing, Doc, no, dadagdagan ko lang sa atin pong mga manonood. No. Si Kuya Napoleon, ang dito po sa ulcer natin, when it comes naman sa mga kinakain natin, yung sibuyas, kasi na-discuss natin to dati, Doc, di ba? Yung sibuyas po natin, hindi po kayo pwedeng kumain ng hilaw. Katulad po yung bawang, yung ginger natin, hindi po pwede na hilaw kasi talagang acid yan sa atin pong tiyan. Tapos yung kamatis din, mga kaibigan. Kaya yung mga pagkain na ito, iiwasan natin, kailangan lulutuin natin para hindi naman maapektuhan yung atin pong pinaka-lining ng ating stomach. Fasting pa rin. Yes, fasting muna. Also. Tapos para lumakas ulit yung panunaw. Mm-hmm. Tapos at the same time, huwag kumain muna ng mga mahirap tunawin katulad yes. ng flesh. Mm-mm. At saka yung maanghang pala, iwasan yeah. po natin. Ito pa, sabi po ni Inday Afles, Dok, hindi ba masama ang pag-inom ng kalamansi sa gabi after dinner? Hindi naman. Basta at least after 1 hour pwede na. Ayun, after 1 hour. Mag-inom ng tubig during meal. Mm-hmm. Ayun, ito naman. Sabi po ni Real Charles Sir Tam, paano po yung hard worker? Bawal ba sa amin ang karne? Siguro, Dok, ano to? Mga construction worker, yung mabibigat ang gawain. Lalo nga mahirapan ng panuno mo eh. Naku, ayun. Hindi ka kumain na lang ng may marami namang kamote dyan. Marami namang mga carbohydrates tayong magaganda sa katawan. Mm-hmm. Marami naman tayong gulay. Actually, yun yung game changer eh.
isa siya sa pinakamalakas na tao sa buong sanlibutan eh. Mm-hmm. Hindi naman kumakain ng karne. Mm-hmm. Totoo, Dok. Oo, diba? Si Adam and Eve nga, 932 years mm-hmm. ang buhay nila eh. At saka kanina, Dok, diniscuss natin, mga kaibigan, si Dok po walang karne. Ilang taon na po, ilang dekada na mga kaibigan. Ang protina galing sa gulay, ang protina galing sa prutas, mga kaibigan. Sabi ko nga, kunan ako walang ng pagsisisi. Video habang nagbabasketball eh. Kasi baka ako mag-viral to eh. Yes! Eh, siyempre sa edad ko to, malapit na ako sa 70 eh. Mm. Eh bakit I could still play basketball? Mm-hmm. That's really, true, because Dok. I really don't eat those kinds of what you call it, dead animals mm-hmm. or denatured. Yes, ayan. Ito protein. Din. Yes, ito din, Dok. Sabi dito ni Chani Villarma, Dok, tanong ko po, ano po ba ang ibig sabihin ng cystitis? Cystitis na sakit, at saan po ito nakukuha at delikado po ba ito? Mga kaibigan, the symptoms of cystitis can include, ito po, sasabihin ko po sa inyo, yung laging umiihi, Dok, di ba? Laging umiihi, ano pa, yung hirap, at saka yung lagi, yung tipong hirap po tayo na matanggal or mailabas lahat yung ating dapat ihiin. Ano pa? Yung mabaho yung atin pong yung mga iniihi natin. Yung ihi natin merong foul smell. Tapos, it is a combination kapag kunyari nagkakaroon tayo ng fever, which is nanggagaling po sa UTI, which is urinary tract infection. Kapag kunyari nagtitigil tayo sa pag-ihi, hindi tayo naghuhugas, o kaya yung mali yung paghugas natin, yung proper way of washing po ay patalikod dahil madumi po yung dito sa ating palikuran, di ba, Dok, yung labasan ng ating pong dumi. So kailangan patalikod po, mga kaibigan. Ito pa, meron pong blood in the urine, may dugo sa ating pong ihi, at yung tinatawag natin na masakit kung tayo po ay may asawa na, masakit daw kapag yung nakikipagtalik, Dok. Yun po ang problema. Ito pa, sensations of pressure ng bladder fullness. Ibig sabihin, yung ramdam na ramdam mo na, punong-puno na yung pantog mo, mga kaibigan. Isa pa din yan. At yung cramping ng atin pong abdomen. Yan po ang mga simptomas, mga kaibigan. Ito pa, cystitis, Dok. Pag sinabi natin cystitis, itong itis po kasi, mga kaibigan, ang ibig sabihin niya ay inflammation. So kapag yung cystitis, nangyayari lang siya kapag yung katulad yung sinabi natin, Dok, kanina na kapag yung dumi natin ay nagkamali tayo ng hugas, nagkakaroon po ng inflammation kasi hindi normal na napupunta yung pinakadumi natin galing sa ating likod papunta po sa harapan. So, getting into the tube that carries urine out of the body, na yung tinatawag natin na urethra or yung daluyan ng ating ihi, pag pumasok siya doon, doon po mag-i-start ang ating pong infection at inflammation. At ito, Dok, ang tanong ko, Dok, for sure alam ng mga inaabangan ng ating pong mga manonood, yung ano ba yung nagtitrigger sa cystitis? Oo, alam na naman nila yan talaga. Mm. Ang tagal na itong naririnig nila sa napakaraming mga commentators. Mm. Eh talagang itong kape, eh talagang isa yan. Mm-hmm. Yung soda. Mm. Lalo-lalo na yung mga pag-inom ng alak. Mm-hmm. Yung mga pagkain ng tsokolate. Yung mga caffeinated na yan, beverages, yung mga bagay na may mga pinanggagalingan ito, lalo na yung MSG. Kaya isang paalala na talagang pagkain pa rin, na hindi naman talagang pagkain, pero pinipilit nating kainin. Kainin, yes. Kaya kung tayo iiwas dito, malaking tulong talaga na hindi tayo makaranas nito. Mm-hmm. Kaya isang bagay lang talaga na ang tawag nga dito sa Eight Laws of Health, temperance. Yes, temperance. Maraming salamat, Dok. And sa ating pong mga manonood at ang mga nag-send po ng kanila pong mga questions, ay babalikan po namin itong lahat. At mga kaibigan, ito lang po ang amin pong iiwanan sa inyo ngayong hapon pong ito, dahil ubos na naman po ang atin pong isang oras. Tapos na naman. Kaya iiwanan po namin ang Healthful Living, page 19, paragraph 4. God calls for reformers to stand in defense of the laws He has established to govern the human system and to maintain an elevated standard in the training of the mind and culture of the heart. Mga kaibigan, sa ating pong pagtatapos, tayo po'y manalangin kasama po si Dok Tam. Dakila namin Diyos na nasa mga langit, amin pong muling binabalik sa inyo ang papuri, pagpapasalamat sa mga ginintuang aral na aming patuloy na napag-aaralan sa inyong banal na salita. Tulungan kami na lahat kami, Panginoon, ay matutong kumilala ng aming katawan, ay pag-aari ng aming Panginoon na siyang sa amin ay nagbigay ng buhay. Panginoon, tulungan kami at patawarin sa napakarami naming pagkukulang sa inyo. At bigyan kami ng kapangyarihan na magkaroon kami ng kalakasan na aming mapalagaan ang pinagkatiwala ninyo na kalusugan, na dito nakikilala na meron kaming Diyos na sa amin ay patuloy na nagkakaloob
ng ginintuang katotohanan. Patuloy niyo kaming patnubayan at pagpalain ng lahat ng aming mga viewers na sana itong konting kaalaman na aming naibabahagi ay maging isang uri ng pagpapala na kami ay makalaya sa tinatawag na pag-aalipin ng bahagi na ibig ng aming kaaway ay kami ay madaya sa pagitan na masira ang templo na ibinigay po ninyo sa inyong mga anak. Maraming salamat po sa Hope Channel at sa kagawaran at mga namumuno sa aming iglesia. Patuloy niyo po kaming bantayan, palakasin at pagkalooban ng ekstrang kalusugan na magagamit namin sa pagluluwalhati sa inyong dakilang pangalan. At inihiling po namin muli ang kapatawaran ng lahat ng aming mga kasalanan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mga kaibigan, muli ito po si Gladense Panuelos. Kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.